Ayan, hello mga kalingap, no? Mga kaibigan, mga kababayan, kumusta po kayo? Narito na naman po tayo, no? Dito sa episode na ito, no? Parang pang ano ho, eh, no? Pang maalaala mo kaya, no? Ang istoryang ating sinusubaybayan, ano po mga kaibigan, mga kababayan. So bago po ang lahat, syempre, mega love shoutout po sa Unicap, sa Karepa, syempre po. Sa ating mga solid Kalingap subscribers, no, mga organic subscribers, mga supporters po ni Kuya Bal Santos Matubang. Syempre, mega love shout out po sa inyong lahat. Wag po nating kakalimutan si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs, si Kalingap Rab, ano ho, na i-subscribe po natin ang kanilang mga YouTube channel. So, yun nga po, no, mga kaibigan, mga kababayan. Itong video na ito, no, at bibigyan ko lang po ng magbibigay lang po ako ng komento, ano ho, hindi naman po pambabatikos, ano, ito ay aking sariling opinion, ano ho, sa bagay na ito, sa interview po na ginawa po ni Kuya Bal Santos Matubang. May mga ilang bagay lang po ako na gusto ko rin nung magsalita, no, patungkol ho dito sa mga ikinuwento ni Ate Maylin kay Kuya Bal. Bago yan, syempre po, gusto ko lang pong ipaalam sa lahat, ano, mga kaibigan, mga kababayan, mga kalingap, na ito pong ginawa ni Kuya Bal Santos Matubang ay isang pagiging patas ho, no? Balancing pamamahayag, ano? Bakit ko nasabi na ito ay patas, ito ay balanse? Sapagkat to, kinuha niya ho yung panig ni Ate Maylin. Ano ho? Dito sa video na to, kung saan eh nung una ay nakuha niya na ho yung panig ni Kuya Michael, yung asawa ni Ate Maylin. Ngayon ho eh binigyan naman niya ho ng pagkakataon na magsalita ho si Ate Maylin. Ito ang tinatawag na patas na pamamahayag. Kung saan ho eh yung magkabilang panig ho ay kukunan ho ng salaysay. Ano ho? Kukunan ho ng kanilang parang response doon sa naging unang interview kay Kuya Michael, syempre. At ngayon nga ho, binigyan ho ni Kuya Bal Santos Matubang ng pagkakataon po si Ate Maylin para pabulaanan or para sabihin sa atin, no? Kung ano ba yung totoo. So, ito ho ay napakaganda ho na paraan na ginawa po ni Kuya ni Kuya Bal na hindi po siya naging ano po bias, no, sa pagkakataon sa pangyayaring ito, no. So ipi-play ko na po yung video at ilan lang po yung aking bibigyan ng aking personal po na komento. Umpisa na po natin, ano, ito po yon mga kaibigan. Dala na lang ho ng edad para humahituloy ang kasal namin. Kinasal kayo? Opo. May seremonya? Wala akong seremonya. Pagka ano kasal po, yun na, sa bahay. Oo, anong ibig sabihin? Hindi kayo kinasal na may seremonya? Halimbawa ay, Maylin, tinatanggap po ba si Michael na maging kabiyak ng buhay mo? Walang gayaan? Wala po. Wala ko. Ano lang ginawa yung simbahan? Pinapirma lang ho niya ako. Pagkapirma sa akin. Tapos, may nagdagdag ho ng edad ko. So dito ho, no, mayroon din hong binanggit dito sa video, syempre ni si Ate Maylin na wala daw ho yung magulang niya. So ako hindi ko ho alam kung paano nangyari yun, no. Kung paano nang ang naging sitwasyon, ano ho, na wala ho yung nanay ni Ate Maylin or yung magulang niya para ho maging testigo din ho dun sa kasal. Parang ang lumalabas ho dito, no, mga kaibigan, mga kababayan, napilitan or parang yung nga sabi yung sa atin, yung sabi-sabi sa atin, no, na nagkatakutan, no, pero hindi naman, no, siguro ganun, no. Ang nakikita ko nga ho dito, no, ang aking naobserbahan, medyo naguluhan, no, ako no. Pero ganun pa man, kung walang naging seremonya, kung wala hong basta yun nga sinasabi ni Kuya Bal, mahal mo ba si ganito, ayun, di ba, magsasama kayo na sa hirap at ginawa. Eh kung sa pirmahan lang 'yung nangyari, ayun, no, medyo hindi ko alam 'yung ganun. No, tuloy natin. Anong pirma 'yon? 'Yun po para pagpatunay po na ginasal kami. Binasa mo hindi 'yung ano? Hindi po. Kaso pwede man 'yang tingnan, buksan. Pwede naman po.
kung saan kayo kinasal para malaman kung yun ay talagang kinasal kayo. Kung hindi, ibig sabihin ni wala kang asawa. Kasi yung ganito yung Kuya Bal, oh. Kaya ako siya ho iniwan din. Hindi lang po isang bisis niya ako binugbog. Maraming bisis po. So, una, ano ho, dito ho, sa aking video na ito. Una ho, yun nga, yung regarding dun sa kasal. Na parang bata pa nga ho daw si Ate Mylene, no? Sabi niya, nung siya ay magpakasal kay, tawag nito, kay Kuya Michael. Ngayon, no, hindi ko alam kung anong simbahan, no, yung pinagkasalan nila. Kasi pag sinabi hong, hindi ako ano, expert, ha, pero ang sa pagkakaalam ko po, no, ang yung mga nakikita ko, pag sinabi pong West, parang sa munisipyo, ganun, no, tapos yung magkakasal ho dyan ay either chaplain or, tama ba ako, chaplain o chaplain or mayor. Ganun ho, ganun yung pagkakaalam ko, ha. Yun ho yung personal knowledge ko, okay? Ewan ko po kung may iba pa. So, yun ho, yung tungkol dun sa kasal na yan. Ngayon, eto ho, yung pambubugbog, no? Eto ho, ay medyo maselan din yung usapin ito. Dahil ho, wala ho tayo dun sa panahon na yon. Hindi ho natin alam, no? Yun ho, ay medyo beyond our limitation. O ano, tama ba ako? Para basta ganun, no? Wala ho tayo dun sa lugar na yon para bigyan ko ng ano, no, ng komento, no. Medyo hindi ho ako masyado ano, no. Medyo ingat po ako diyan sa bagay na 'yan, ano? Tuloy po natin. Tapos po, paano ka binugbog ni Michael? Anong ginawa? Sinuntok, inumpog. Mm-hmm. Doon sa kwento niya. Kasi po, mga kaibigan, mga kababayan, pwede yung magpa-blatter, eh. Ano? Pwede yung magpa-blatter noon, yung time na yun si Ate Mylene. No? Na para malaman kung may record, ganun pa man, kung wala mang blatter, sila hong dalawa nakakaalam noon, silang mag-asawa. Si Ate Mylene at saka si Kuya Michael. So, yun uli. Labas na uli tayo doon, no? Tuloy natin. Yung nagkara-cross ka ata, tapos nagalit. Nagalit. Doon lang ba po ako sinaktan? O doon ka sinaktan? Maraming beses na po niya ako sinasaktan. Marami ulit kang sinaktan? Opo. Ba't ka sinasaktan ni Michael? Lagi po yung lasing. Pati po si Banan ko nga po yung inaano din nun. Laging lasing? Opo. So, ang lumalabas po dito, no, napanood ko po yung buong video, no? Ang lumalabas po dito, ay kaya umalis si Ate Mylene, no? Sinabi niya rin dyan, eh. Kasi nga ho, sinasaktan siya, no? Sinasaktan siya ni Kuya Michael. So, actually ho, no, ang dami hong sinabi dito ni Ate Mylene, no? Hindi natin alam kung ano yung totoo doon at kung ano yung sobrang kwento at kung ano naman yung hindi, no? Kaya ano, maganda ho itong maganda ho itong pag-usapan pag magkaharap ho sila. O magkaharap ho sila. Pagharapin sila ni Kuya Bal Santos Matubang, nang sa gayon maging malinaw ang lahat, no, na kung saan kasi nagsisisihan ho silang dalawa, no, nagsisisihan ho silang mag-asawa, na eto nga mas matindi itong revelasyon ni Ate Mylene. Hindi ko naman ho masisisi si Ate Mylene, mga kaibigan, mga kababayan, kasi ho karapatan niya ho rin yung magsalita, no, sa pagkakataong ito. No, isang tabi po muna natin yung ano, yung usapin nung yung kay Ben, yung mga ganun-ganun ho. Ito ho, dito yung kasalukuyan ho kasi ito, eh. Ito ay pagitan na ho sa usapin ho, pagitan ng mag-asawa, no? Which is talagang hindi natin maarok, no? Kasi ho, sila ho talagang dalawa ang nakakaalam niyan, no? Tuloy po natin. Tapos po yung tiyuin ko, muntik na po ako nung gasain. Mm-hmm. Kaya ako po umalis. Kaya po. So, yan po, isa rin pong, ano, no, mabigat din ho yan. Yan ho, mabigat na aligasyon o naparatang ni Ate Mylene doon sa sinasabi niya na tiyuhin niya, no? Isa rin daw na dahilan kaya siya
umalis. No? Isa rin ho yun ang dahilan dahil lang nga ho sa pangyayaring yon, no? Ayan, dapat ho maging malinaw ho yung mga yung bagay na yan, no? At magkaroon pa ng tawag niyan, follow-up, no? Follow-up interviews, follow-up na pagsasaliksik sa mga sinabi niyan ni Ate Maylin sa mga revelasyon, no? Kasi ho, umaalala niyo sinabi ko nung last na video ko na kung maaari lang naman, no, suggestion ko 'yun. Suggestion ko po 'yun, personal. At wag na po siyang isama, no? Actually doon ho 'yun sa panig nila nila Rab, yung sinabi ko kung pupunta sila kay Lamaisi. Pero ito ho kasi ibang usapan naman po ito kay Kuya Bal, no? Usapan po ito ng legality. Usapan po ito ng sa pagitan ng mag-asawa, no? Yung mga nangyari sa kanila noon. Ano po? Tuloy natin. Kung yung mga nambaba sa akin, alamin muna po nila bago nila anuhin po ang isang tao. Pero sa tingin ko naman si Michael mukhang mabait naman eh. Hindi rin po. Kasi po napunta din yung kapatid ko sa Umalit Quezon. Dunalas din po noon. Ngino? Noon pong asawa ko na yun. Michael? Po, hindi po pinakain, hindi din pinatulog. Yan. So another ano na naman po yan. Another ano yan? Revelation, sabi na. Hindi allegation eh. Revelation. Oh, revelation po yan galing kay Ate Melissa. So ulitin ko po mga kaibigan, mga kababayan. Ito po ay panibagong istorya na naman ho. Panibagong kwento na naman ho ito, no? Ito ho ay sa pagitan ni Kuya Michael at ni Ate Maylin na kung saan hindi po natin medyo maarok yung pinaghuhugutan ni Ate Maylin, ano, dahil nga sa napanood niya yung interview kay Kuya Michael at ito ay pinabubulaanan niya, no? At ito ay kinokontra niya yung mga sinabi doon ni Kuya Michael, no? Ito hindi ho natin sila ano dito, no? Hindi ho natin sila pinasasama o pinag-aaway ho dito, no? Tayo lamang ho ay nagbibigay ho ng kuro-kuro, bibigay ho tayo ng ating komento sa ating mga napapanood. At syempre po ay sumusubaybay po tayo, no? Bilang isang reactor, bilang isang content creator na gumagawa ng reaction video, ito po ay isang way, no, ng aking content, no? Kaya ho tuloy natin. Ha? Maganda ho ito, no? Maganda itong panibagong istorya ito, no? Na mga revelasyon sa pagitan nilang mag-asawa. Ibig sabihin si Michael nagbabait-baitan lang? Babait-baitan lang po yun. Alam po ng mga ano po. Ako nga ko po yung hinahanap, no? Nasa ano lang po kami, panganiba ng magulang ko. Di man po ako naalis. Yan, no? Tulad do yan, di ba? Ang dami hong netizen, ang dami hong nagko-comment po sa ating mga sa aking mga video, sa comment section, no? Patungkulo kay Kuya Michael. At marami rin ho na ating mga kasamahan, no, na reactors, no, doon rin ho sa kanilang mga comment section ay punong-puno ho ng papuri ho kay Kuya Michael. Ngayon ho sa interview na ito ay pinapabulaanan ho na parang hindi ho mabait para sa kanya, no, para kay Ate Maylin, no. Tuloy natin. Ang sabi pong dalawang buwan ko pong inaiwan doon inalayas ko po din si Mark sa Umalit Quezon, ay hindi po yun. Ayan. So yung, ito ho ito yung lang napansin ko kay, ito sa sinabi nito ni Ate Maylin. Yung 2 months, doon humali si Ate Maylin. Oo. I stand corrected. Sa akin ho, ang pagkakasabi ho nung ni Kuya Michael ay, ano ba? 4 months po ba? Ano ba ako? O yata nalito. Basta hindi 2 months gaya ng sinabi rito ni Ate Maylin. Nalito na ako. 3 months or 4 months nung sila ay umalis. Ano ho? Kaya tanong, bakit kayo umalis? At ba't kayo di bumalik agad? Kasi nga po, gawa po sa pambububog niya. At ayun. Isa pa po, re-repin ako nung kayo niya. Kaya ako hindi po bumalik na. Ayun. So malinaw po yun mga kaibigan, ha? Mga kababayan. Dalawang dahilan kung bakit to hindi bumalik si Ate Maylin. Yan ho, yan ho yung kanyang testamento or statement, no? Yan ho yung sa kanyang panig naman ho, no? Yan ho yung ano yan, response niya doon sa sinabi ni doon sa mga sinabi ni Kuya Michael, ano? Ulitin ho natin, ha, para malinaw. Ito. Ang sabi pong dalawang buwan ko pong inaiwan doon si inalayas ko po din si Mark sa Umalit Quezon, ay hindi po yun.
Yan tanong, bakit kayo umalis? At ba't kayo di bumalik agad? Kasi nga po, gawa ko sa pambububog niya. At isa pa po, re-repin ako nung tayo niya. Kaya ako hindi ko bumalik na. Hindi ka nagkwento doon sa kay Michael o kahit sa kamag-anak niya na ganyan ang nangyari? Ang sabi po ni, nung pong binubog niya ako, madaling araw kasi po yun, nung bubugin niya ako nung huli po, kaya ako sa iniwan. Hindi lang kasi po sa Luisay. Nung pong huli na po, binubog niya ako. Ang sabi po nung biyanan ko, Michael, isakay mo na yan sa, ano, sa bangka. Pagkasakay ko, pag gano'n po, wala pong papira-pira, masisin ko. Pasapasaan na po ako nun. Sinundo po ako nung mama ko sa panganiban ako. Ilang taon nung si Joanna iniwan mo? Daycare po. Daycare, tapos okay. Si Mark? Ano na po yun, maglilimang buwan na po. So, hanggang dyan lang po muna, no? Ang video, no, na aking ipiplay. Sapagkat, yun nga po mga kaibigan, marami pong isiniwalat si Ate Maylin diyan sa interview niyan. Talaga hong yung mga komento, nabasa ko po diyan yung mga komento ng ating mga kalingap, ano po, ng ating mga netizen na kalingap. Nabasa ko, talaga ho eh halos meron naman yung ibang mga nagko-comment doon oh, diyan ho sa video niya ni Kuya Bal. Ay sabi nga ho eh wag husgahan. Ano ho, wala tayo dun sa kalagayan nila. Which is tama naman po. Tama ho yung mga nagsabi ng ganun na wala ho tayo dun sa time na yon na sila ho ay nagsasama bilang mag-asawa. Ano ho, hindi ho natin alam kung ano ho yung mga totoong nangyari sa kanila dahil tanging sila lamang po ang makakaalam niyan. No, silang dalawa. Ngayon po, yung mga nandoon marami rin ho na nag-comment na talaga hong hindi ma-please ni Ate Maylin yung mga nagko-comment doon, talagang ano, talagang sabihin na natin, no, ayoko mang sabihin pero naaasar ho sila, no, na hindi na ho sila naniniwala kay Ate Maylin. Kasi nga ho yung mga nangyari, no, nung nagdaan, yun yung isang bagay kung saan nagtulak dito sa ating mga kababayan, sa ating mga kalinga po na sumusubaybay sa buhay ni Ate Maylin, eh yun ho ang nagtulak sa kanila, ano, para mag-doubt na po, magkaroon na ng yung Tagalog nung doubt. Basta yun, yung mag-doubt na ho sila kay Ate Maylin, no, dahil sa kanyang mga ginawa, no. So, yan ho ay kanilang mga sentimiento. Yan ho ay inyong kuro-kuro, no? Eh may sari-sarili ho tayong opinion, no? At akin po yung inirespeto at kung ano man po yung mga sinasabi ni Ate Maylin dyan, yan po ay kanyang personal na revelasyon. Ano ho? Yan po ay personal niyang anong tawag niyan? Kalayaan, no, na sabihin sa madlang people, sabihin sa publiko ang kanyang side naman po, no, dahil nga ho ay napakinggan na po natin yung side ni Kuya Michael, no. At din ganun din ho diyan sa video na yan ay nadamay rin nung nabanggit din ho ni Ate Maylin yung kapatid po ni Kuya Michael na ito nga po si Tita Christina yata ito pangalan nito, no. So, you know, medyo ho siguro kung babalikan pa muli, no, i-interviewin pa ni Kuya Val para ho tayo rin ho, no, na mga sumusubaybay, no. Syempre isa na ho akong sumusubaybay diyan dito nga ho sa naging palitan, no, ng mga statement, palitan ng mga revelasyon ni Ate Maylin, ni Kuya Michael at nung kapatid nga po ni Kuya Michael. So, tignan na lang ho natin kung meron pa pong mga follow-up na interviews dyan o kung maghaharap man sila, mag-uusap sila, kung saan man sila mag-uusap, kung kay Kuya Bal or sa barangay o kung saan man ho sila mapunta para ho maging malinaw na ang lahat at matuldukan na ho ito, matapos na ho itong teleserye na to ng buhay ni Ate Maylin, ano, at maging masaya na po, no, maging mag-move on na po ang lahat, no. So sa ngayon po, hanggang dito po muna ang aking reaction video na ito. Mag-iingat po kayong lahat. Ako pong muli si Dindo Balyao. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. See you next time.